Clara de Clara. Ay, good morning. Exercise tayo. Andiyan si Daddy sa loob. Daddy, good morning. Ayan, super aliwalas ng morning natin today. Kasi hindi ganun kainit, unlike nung summer. Good morning, Baba. Come here. Come here, Tommy. Para masarap mag-coffee, no? Nahaya ka na niya. Masarado pa yung water niya. Why are you crying? Don't cry, babe. Oh. Why? Huh? Why? Kasi nakita na niya si RJ. Gusto niya nandito din si RJ, ganun. Kaya umiyak siya, oh. Bakit ka umiyak? Hmm? You want your daddy here? Tagin mo. Bilis. Tawagin mo. Punta tayo sa labas. Ay, dun sa likod. Yay! Gulay! Pwede na to sa ginataang gulay. Wala na akong lalagay. Sarap, Pumbi. You want that? You want that? So, narinig ko lang yun kanina, tapos hindi ko pinahabol. Nagkusa si RJ na humabol. So, ayan! Tada! Since nandito lang kami sa bahay, and hindi kami masyadong nakakapag-exercise, madalas, yung mga inuulam namin is unhealthy food, especially yung mga fried hot dogs, fried everything. Puro ganun kasi yung favorite ni RJ na mga kainin. So, hindi rin siya ganun kahilig sa gulay. Ako lang mahilig kasi bata pa lang kami sinanay na kami nila mama, nila papa na mag-ulam ng ganitong pagkain. Lulutuin natin yan. Samahan nyo akong maghimay. Lutuin ang... Ito kasi guys, ano to? Ito yung madalas na binibigay ni Papa kay Mama pag Mother's Day, gano'n. Hindi, ito yung bulaklak ng kalabasa. Super sarap nito. Malinamnam kasi siya. And hindi siya mapait. Hindi siya kagaya ng ibang halaman na gulay na hindi kaaya-ayang kainin. Ang pagtanggal kasi nito, so tanggalin muna natin yung last day. Tinatanggal lang yung mga ganto niya, guys. Ayan, yung mga gilid-gilid na ganito. Tapos, meron siya sa loob na parang tungkil. Ayan, ito. Ayan, meron siyang ganun. And, tinatanggal din yun, guys. Tapos, yung mga gilid-gilid niya na ganito. Hilasin natin siya para hindi naman ganong mahaba pag niluto. Pag madami kayong tanim, pwede nyo din pagkakitaan. Pwede din kayong mag... Ano ba yun? Kinakakatang lamang! Ayan na ang ating ginataang kalabasa with sitaw na walang sahog. Kami na si remote. Kain na, Kobe. That's it, babe. Lord, thank you for the food. Amen. Kaya nyo guys yung reaction niya. Pause mo muna yung TV. Sarap. Sarap. Bulataw. Kakan ka ng bulataw. Sarap talaga. Kain muna kami. Yum! Well, we can do
first tag-ulan, like this season, May. Yung unang ulan, di ba, May siya. Time check, 2:47, and we're here outside. Naghihintay kami ng makakain. Since hindi kami nagluto ng lunch, maghihintay kami ng naglalako ng lugaw. It's currently raining. Nagpagawa kami ng tarpaulin para mas natatanaw yung business namin dito. Ayan. And sa mga hindi pa nakaka-try, try nyo na guys yung milk tea namin dito lang sa Umangan Aliaga. For only 35 pesos, meron ka ng grande size na milk tea. Ambunan nga din ako eh. Ilang araw nang maulan guys. Ang saya-saya. Nakakatipid kami sa aircon. Tsaka... sarap kasi pag umuulan, diba? Lalo na pag isang buong araw na umuulan. Pala guys, ang ginagamit kong coffee is Arabica. Minsan, nagbabara ko din ako and Robusta. Pero mas gusto ko yung aroma ng Arabica. And yung lasa niya, mas masarap. So, tingnan natin guys yung niluluto ni RJ. She is cooking fried mushroom. Yung mushroom na to guys is yung color white. Pakita ko sa inyo. This one. Yung 1/4 na binili ko, 60 pesos lang yung 1/4 na yun. And medyo madami na din siya. Natutunan ko kasi to kay Mama. Nung birthday kasi ni Mama, gumawa din kami niyan. And yung lasa niya is lasa siyang karne ng baboy. Mas masarap pa siya sa fried chicken. Ayan. So, ngayon, ito, pinagluto ko si Bebe. Naglilihi na siya ngayon eh. Sana hindi kambal-kambal na ganito yung maging anak namin kasi ito supling-supling na ganun eh. Naglilihi na niya rin ngayon itong mushroom. So, ito, napapaka... chef. Ano ako? Mabuting husband. Eggs. Tapos, of course, harina. Ganun lang. Normal procedure lang ng chicken. Kung nagpa-fried kayo ng chicken, yan na siya. Put on the floor and shake it. And open the stove. Put the mushroom. Ang pogi mo talaga pag yan yung suot mo. Pag naka-wipe ka. Pinagluto lang kapat. Totoo nga. Ayan yung nakalagay sa jersey niya. Jersey? RJ Bullet. RJ means Risa Joy and Bullet means my surname, Bala. And then 29 means what? Number. Number. As you can see, we have water right now. Ganyan kami guys. Meron kaming tubig. Seasonal. Seasonal ang aming tubig. Actually. Pagka summer, wala kaming tubig. Pero pag tag-ulan, may tubig kami. Oh, social, may tubig kami ngayon. Tagal ko nang hindi nakakapag-vlog dito sa kitchen. Dati naalala ko, dito ako laging nag-i-intro, dito ako laging nag-daily vlogs. Naalala niyo yun? Nung last year yata yun, nung nagkakaumpisa ng lockdown, ng COVID. Dito ako laging nag-vlog. So, ito na ngayon yung kitchen namin. Ganun pa din siya. Pero, we're planning na iparenovate to. Especially yan. Kasi, tuwing gantong umuulan, especially pag bumabagyo, kinakabahan kami.
kasi may tendency na lipa rin yan yung bubong namin kasi anong tawag dito? Soft material lang siya, saka cocolumber lang siya. Kaya may tendency na bumitaw yung mga pako lalo na pag malakas yung hangin. So, syempre sa nakaraang buwan, nag-save din kami ng konting pera ni RJ para naman makapag, alam niyo yun, maging safe yung bahay and papaslaban na namin siya kasi slab talaga yan dahil second floor yung bahay namin and wala pa kaming ganun kalaking pera para magpabugso ng paggawa ng bahay. Kaya ayan, makakapagpagawa. Pero wala pang specific date, mga bare months, ayun, paparating na yung mga bagyo. So, kailangan by July or August, September, ganyan, nagsisimula na yung construction niya. Tsaka ako na ikukwento yun sa inyo pag meron na tayo date, specific date na ipapagawa and gagawa ko ng gawa bahay serie ulit. Kasi last time, diba, ang gawa bahay serie natin is yung bakod namin. And yun nga, hindi ko alam kung naituloy ko kayo dun, pero tsaka na, titignan ko pa din na i-vlog ko yun. But kanina, nung di na ako nagbablog, hindi ka nagsasalita. Ngayon ko lang naisip eh. Tahimik ka pag may camera, no? Bawat dampot ko daw nung mushroom, magbabayad daw ako ng 5 pesos kasi siya nagbayad nun. Siya din bumili ng oil at saka ng harina. Tapos ngayon, manlilibre siya ng ano namin, tawag dito, alcohol in the body. Gusto niya kasi uminom kasi masarap yung weather ngayon, diba? Manlilibre daw siya, pero sa isang kondisyon, magbabayad daw ako ng 5 pesos kada dampot ko na... Mushroom. Napakawalang iya. 5 pesos, walang dampot. Walang 5 piso, walang 5 piso ko. Let's try it! Andito nga pala si Kobe sa akin. Kasi pag may naririnig siyang tap kong ganun, papaakyat siya sa akin. Laki guys! Para siyang fried chicken loco. 10 piso, wala ka namang pera. Patikim lang! Isa lang! Bayaran mo, marami ko nag-alit dyan. Mamaya, nasa wallet ko. Ang gamol! Ang sarap! Sabi, gusto mo? Tastes like chicken. Bumili ka naman. Bigyan mo naman ako bibili? Pambili ng beer. Ako bibili. Ako? Bigay, yun na lang libre mo sa akin. Oh. Ako na naglibre lahat niya. No? And vamonos! Dora, 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 the Explorer! And where are you going? Where are you going? River, mountains, store! Layo namang store nun. Bye! Time check guys, 6:29. So, mag-e-end na tayo guys ng vlog. And that's all for today. Thank you for watching. Sana na-enjoy niyo yung vlog na to. And yeah, that's all. See you again on my next one. Oh my God. Bye!